Kami po ay nagtatanim ng gulay, pandagdag kita, lalo na at mababa ang presyo ng palay. Kaya lang mga namamakyaw ang kumikita dahil hindi naman tumatagal ang gulay. Kailangan pagpitaso ani ay benta agad. Ano pong tulong ang inyong magagawa sakaling kayo ay maging pangulo? Salamat po. Alam niyo, ipaalala ko lang ang naging sitwasyon ninyo noong mga Marso, Abril, noong nakaraang taon. Hindi itong Marso, Abril ngayon. Noong Marso, Abril, nagka-problema yung Central Luzon at saka Northern Luzon. Dahil yung gulay nila, galing dito, dadali sa Maynila. Ang problema, nagsara yung ibang syudad ng bagsakan. Kaya kung maalala ninyo, maraming tinapon sa bukid na mga gulay. Kasi mas murang itapon sa bukid kaysa sa ibiyahe sa Maynila. Pero ang Maynila, hindi kami nagsara sa rekto sa gabi. So, my point is, pinilit namin kayong yakapin, unawain, na yung inyong tinanim at inanin ninyo, mapakinabangan nyo at may benta. At nang sa ganun naman, yung aking mga kababayan sa Maynila, magkaroon ng access doon sa produkto ninyo. Yun yung unang patunay na kung paano kami nagmalasakit sa mga kababayan natin hanggang Benguet. Particularly Benguet. Now, ang isang tingin ko na suliranin bakit yung gulay na ipapwersang ibentang mura, no? Una, yari ka na sa biyahe. Yeah? Pangalawa, sirain. Kasi may time constraint. Hindi na magiging sariwa, malamang kuluntoy pa pagdating sa Maynila. Now, recently, meron akong naaral na mga espasyo na available na pag-aari ng pamahalaan. Sa bawat probinsya at rehiyon, nakita ko na may lupain ang NFA. No? Ang NFA ay patungkol sa bigas, pero marami silang lupain. Then, naisip ko, hindi na ako totos gas, hindi na ako gagastos, sorry ha, papasisyan nyo ako minsan ha, hindi na ako gagastos para bumili ng lupa, ang gagastosan ko na lang ay magtatatag ako ng cold storage facility para sa dalawang industriya. Total, ikaw'y gulay ang tinanong mo, isasabay ko na rito yung isda na magkaroon ng malalagakan para maibenta ng tama yung mga gulay na maaaring produce o sobrang na-produce or minsan pinipilit na lang gawing cash ng tao kahit na binabarat ng biyahero o ng taga-usamang palengke yun. So, I was thinking kung pwede na makagkaroon tayo ng paglalagakan para sa manok, baboy, itlog, isda, at gulay. Sa lupang, nag-i-exist na. Lupa ng NFA. Di ba pag napansin nyo yung mga NFA area, ang lalaki ng lote? Sino nakikinabang? Damo. Malaking espasyo, sayang. So, we were thinking that way to create more storage facility. Then, isa pang problema, ewan ko ha, kayong mga magsasaka, traktor, di ba yung gulay may biyahin? May yad ba, di ba? At ang bayad niyan, kilometrahe. So, gagamit ka ng truck. Gagamit ka ng gasolina. Pagtaas ang presyo ng gasolina,
Tama na naman sa'yo. Di ba? O ito, mga magsasaka. Tingnan nyo ilan ng makina, ha? Ewan ko kung tama ako, ha? Correct me if I'm wrong. Water pump. Gumagamit ng krudo. Robin, yung kuliglig. Gumagamit ng krudo. Traktora. Gumagamit ng krudo. Pag tumaas ang krudo, mataas ang puhunan. Ano magkang bigas ngayon? Ang palay? 12. Magkano dapat? 20. 17. Kita ka na. Pwede na. Pero hindi pwedeng bilhin ng 12. Dahil ang puhunan mo, 12. 13. Di ba? So, ito ngayon ang punto ko. Meron kaming ginawa sa Maynila. Meron kaming ginawa. Pwedeng kopyahin sa buong bansa. Yung prinsipyo. Ang tawag dito, delayed gratification principle. Ibig sabihin, yung gobyerno nagparaya. Nagbawas ng buwis ang gobyerno para dumami yung cash on hand ng tao. Okay. Para sa inyong lahat na nandito dito, ilista nyo ito, ha? Singilin nyo ako dito balang araw. If given a chance, palarin ako. Ang unang-una ko gagawin is babawasan ko ng 50% ang buwis ng langis. Tataas ba ang langis next week? Next month? Next year? Tama? O, ngayon. Eh. Pag binawasan ko ang buwis, nawalan ba gobyerno? Nawalan. Tama? Nabawasan ang kita ang gobyerno. Tama? Pag binawasan ko buwis, nawalan ang gobyerno, sino na kinabang naman? Tao. Tao, tama? O di magmumura na ang gas mo sa traktora, sa krudo, sa pump, sa truck, sa biyahe ng gulay mo. Tama, mali? Pwede? Posible? Ay, bakit? Tingnan ninyo, ha? Pag binawasan ko yung buwis ng krudo, magmumura rin ang ano? Kuryente. Tama mali? Magmumura kuryente? Dahil 70% ng pag-produce ng kuryente ay galing din sa krudo. Pag tumaas ang krudo sa abroad, mataas din ang kuryente? Tama, no? E pag mababa ang krudo, e kung mababa pa buwis, okay. Yun yung pagpababa ng kuryente. Pangalawa, mababa ng source para gumawa ng kuryente, bababaan pa natin ng 50% yung electricity tax. Today, 12%. Ibig sabihin, para maunawa niya. Teka muna. Baka mga kasosyo kayo sa Meralco rito, hindi tayo nagkakaintindihan, eh. Kasosyo ba kayo sa Meralco? Ay, ako, kasosyo kami nung araw sa Meralco, eh. Sa poste lang kami aki at Spider-Man, okay na, may kuryente na, eh. So lahat kayo nagbabayad ng kuryente. Adi lahat kayo, buwan-buwan, may toskas. Pag wala ka ng pambayad, may kuryente ka ba? Gasera. Tama? Pag-ising mo niyan. Tama, no? Okay. So, pag bumaba, tingnan ninyo, ha? Kasi patungkol na to sa gulay, sa palay, sa buhay, sa bahay. Pag binawasan, nawalan pa gobyerno ulit. Pag binawasan ko yung buwis ng kuryente,
ng 50% na walang paulit ang gobyerno? Nakinabang bang tao? Nakatipid kayo ulit? Nakailang tipid na kayo? Nakakadalawa ng tipid na kayo? Tama, mali? O ngayon, ito maganda. Mas gugustuhin ko na bawasan ng buwis kaysa kunin ng buwis ng malaki tapos nanakawin lang ng mga politiko para sa lokohan sa ayuda, lokohan sa kalsada. Kayo, hawak ninyo yung pera. Pag nakatipid ka, hawak mo ba yung pera? Tama? Pag nakatipid ka sa krudo, hawak mo yung pera? O, hindi ka na magtitimawa. Hindi na tayo, ang hirap kasi sa isang mahirap, mahirap ka na, nangangailangan ka na, pinakakalabit-pengi ka pa ng mga tao sa gobyerno. Ito, instant. Natipid mong bahay, kuryente. Nagsaka ka, tinira mo yung kuliglig, mura krudo. May tipid ka, huwag mo lang bibingin dyan bulag, ha? Ano ba tingin mo dito, Doc? May sakit ba to? Ah, malusog, malusog. Sabi kasi si Cindy, Doc, eh. San tingin lang niya, eh. May sense? May sense? Practical? Mas simple? Oh, tanong. Pag lahat ang buwis na yan, hawak ng gobyerno, sino magsasabing bibigyan? Sino magsasabing hindi bibigyan? Taong gobyerno, ano? Ito maganda. Not the longest ka pa. Bakit? Pumila ka, hindi ka pala kasali. Tama, mali? O eto, simple-simple. Simple-simple. Sabi ko sa inyo, hindi mo kailangan maging scientist sa gobyerno eh. Kailangan lang mabilis kang mag-isip. O, ang tawag ko doon, pagpaparaya. Nagparaya ang gobyerno, tumaas at kumapal ang bulsa ng tao, at pagkapal ng bulsa ng tao, ang gagawin ng tao, bibilian ng ano? Pagkain. Bibilian ng damit. Manonood yan ng sine. Ipapasyal ang anak. Ipapasyal ang apo. Totos ka sa Jollibee. Magmamakduyan. Mag-aanlian. Ano yung sabihin? Gagastos ulit. Iikot ulit yung pera. Pag-ikot ng pera, pag-inog ng pera, balik ulit sa gobyerno. Tama, mali? Pero, doon sa konsepto natin, simple-simple. 10 hektarya ka, 1 hektarya ka, pareho kayo makararamdam ng ginhawa at naibsan ninyong dalawa yung programa ng gobyerno. Naramdaman nyo, naibsan yung problema ninyo. Tama, mali? May sense? Practical? Mas madaling intindihin? Tama po ba? Ayan o yung tinatawag na delayed gratification. Kasi, noong ako'y nagsalita, noong nag-file ako, nag-declare ako ng candidacy, meron akong binitawang kwento. May binitawan akong salita. Maibsan kuman lamang yung dinaranas yung Iraq. Ibig sabihin, maaaring hindi ko kayang resolbahin ng buo. Pero mapagaan man lamang yung katatayuan ninyo. Mas marami kayong ipon, mas marami kayong savings, mas marami kayong mabibili sa buhay. Marami kayong, babalik ulit yung komersyo na yan. Meron din po yung science. Hindi yung katang isip lamang. Reverse. Kaya lang, ang magandang epekto nito, dati-dati kinukuha yung buwis, politiko gumagastos. Ngayon, binawasan ng buwis, nasa palad na mismo agad ng tao, yung kita, yung pera, yung savings. Yon ang idea ko para sa inyong lahat. Hindi lang sa para sa magbubulay. Para sa magsasaka, sa nanay nyo, sa tatay ninyo, sa eskwelahan, and so on and so forth. Ito pa maganda. Ayaw ko ng pagkadiinan pa. Pero sisimplihin ko, pagbaba lahat niyan, i-GMG nyo ha,
pagbaba lahat niyan, tinalo natin ang inflation. Dahil magmumura lahat. Naturalesa. Yun ang malaking epekto niya. Gagaang ang pamumuhay. Hindi mayaman, pero gagaang. So 50% tax cuts sa oil, 50% tax cuts sa kuryente. At sigurado ako, para ko nang binigyan ng ayuda hanggang bundok ng tralala. Thank you.